Hello. So, magandang gabi sa inyong lahat. So, magbabalik na naman tayong muli. Ayan. So, ito natin yung repair na isa. I-ship natin sa Tagi. Okay. Ngayon, ito naman ang ating next job today. So, video card po siya. So, ang sabi ng ating customer, from, ano to? I think from Makati. Makati itong video card. So, sabi ng ating customer, may power, umikot ang panag spinning, pero wala siyang display. Ayan. So, hindi yata siya GeForce eh. Ayan, MSI. So, MSI yung kanyang sobrang dumi. Sobrang napakadumi ng ating i-repair. Ayan. So, may mga spot siya ng basa. Ayan, basa spot. Sabi, nag-spin daw yung pan. Pan spinning. Pero walang display. So, alamin natin ngayon kung bakit siya walang display. Okay, may kasama siyang takip. So, MSI yung ating re-repair. 1050 Ti MSI. So, subukan, simulan na natin. Simulan natin siya dito. Okay. So, silipin muna natin siya sa microscope. So, ilip ulit tayo sa microscope para okay, para makita natin kung mayroon siyang tama ba. Okay. Pakita ko sa inyo sa display natin para makita nyo rin ang aking nakikita. Okay, let's start. So, may basa siya dito. Ano bang nasa ilalim na ito? So, may kapasitor. Pansin natin siya. Hindi ko siya itong kita. Okay. Yan. Okay. And guys, siya na kayo, may tali ng aking ayan. So, sobrang dumi niya, may basa siya dito, kita niya naman may basa. Ayan. So, inspect muna natin, baka may tanggal na pyesa. So, wala naman pumutok. Okay. Ito, ano to? Sobrang dumi. Ayan. Okay. So, wala. Dahil walang display, so, maglinis muna tayo. Automatic naman yan, pinadala sa atin dahil walang display yung ating video card. So, linisin muna natin siya. Hindi naman ito papadala sa atin kung may display. Ayan. So, kaya cleaning ko muna siya. Pagaling ko lang ito. Paulo straight na pala ang ano niya ito. Basta ito yung ganyan. Mukhang hindi pa siya nabubuksan guys. Hindi pa nabubutas yung ano. Pero lo straight yung tornilyo. Hindi ko alam kung paano binuksan. Pero, lustred na yung tornilyo yung tatlo. Ito, hindi. May seal pa. Siguro, nung pinagpa-repair. Baka nilagyan ng seal. So, ito ay 1050 Ti 4G.
Ayan. Tanggalin natin ito. Istirin natin bilang tayo ng 5. Kung shorted. 4 galing sa kaliwa, sa kanan. Okay. Sa body. 1, 2, 3. Oh, baser saan tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Hmm? 4 pala. 1, 2, kasi grand yung ano. 1, 2, 3, 4, 4. Sa kabila ba yun? Sa kabila ba yun? Ah, hindi. So, hindi naman siya shorted. Check natin kung shorted yung kanya mga MOSFET. Coil muna, coil. Okay. 12 volts coil. Hindi siya. 1.8. Ito ba? Ito yata 1.8. Baka ito ay 3.3. So, hindi naman siya shorted. Ito, coil. Coil. Hindi rin. Sa ating 5 volts. So, input, output. Hindi. Put. Put. Hindi naman. Sa gate. 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 So, gate. So, gate. Kasi ito ay hindi to gate. Okay, dito ang gate niya. Gate. So, hindi shorted ang gate. Ayan. Sa caps, capacitor. Sukatin natin kung healthy pa. Healthy pa ang kanya. Try natin. Ay, nasa buhar ka. So, gate 10 kilo ohms. Gate 10 kilo ohms. Gate 7.7 mega. Gate 3 mega. 3 mega. 7.8. Okay. Tignan natin yung ano. Sa kanyang drain. So drain source. Source pala. May nag-alarm ang ating alarm at gabi na. Iba-iba ang ating ano. Ano ba ito? Kikor. Ito. Ang nakapasitor sa kaligit. Mali 1, 2, 3, 4. 4 gig. Nagpipikiyan. Tama ba? So, basa siya dito. Nag-rodet.
So, wala akong nakitang shortage. So, maglilinis muna ako. Linis. Bakit pala tayo maglilinis? Ah, sa bagay. Linisin na ka muna natin. Matik naman yan eh. Repair natin. So, linisin na ka po natin. Ayan. So, kasi madumi siya. Magamit tayo ng lacquer glue. So, lacquer glue. Nagaling muna natin yung screen para di magbasa. Ang dumi na ng aking table, marami na tayong na-repair, kaya madumi. Lakot yun. Clean. Saan mo na natin ang lakot lo. Lambot na natin ito. Lambot muna yung gamitin natin. Ano yung matikal na pieces. Sana mapagana ulit natin ito. So, okay tayo ng 1050 Ti na pa-repair. Nung nakaraan sa Pasig, engineer yung may-ari. Ambutin lang natin ito guys. So, nag-chat sa atin. Hindi tayo makontak ng ating mga sa deliver. Wala naman tumatawag.
Mabad ko lang yan. Ilang minutes. Okay. Malambot na siguro ito. Pwede na siguro natin ito. Tuyuin. Medyo may sabi sa bambang ito. So, tuyuin natin siya. Gamit ng pamunas. Okay. So, start natin, testingin natin. So, saksak natin sa voltage. Okay. Singin natin siya. Okay. Ito para kita. Pitahin natin. Test lalat natin ang test point. Okay. So, ground. Meron tayong 11. Okay, may output tayo. Okay. 5 volts. 5 volts. Okay, 3 volts. 11, input. Output, 3 volts. Input, 3.7. Oops, mainit. Sabunot. Scroll down natin ng kaunti. So, may output tayo. After cleaning, nakleaning na natin yan. Okay, malamig na. So, banatan na rin natin. Okay. So, RAM. 1.5. Okay, sa coil dito sa kabila, so meron siyang 1.5 supply ng memory. So dito, so wala tayo dito. So dito, so ang ating 1.2 dito, supply dito nga, check natin. May 11 volts, may input tayo. So, dito sa gate, sa source, source, drain, sa drain. Patama ba, drain? So, may init na siya. Bali, ito ang gate. Ito ang pasok. Drain, pasok. Tapos ito ang source. Okay, source ito. Ito ang drain. Gate, source, drain. So, pasok. Ah, tama ba? Nalimutan ko na yata yung source and drain. Ito ang drain. Yung pasok. Ang source na sa nilalabasan. Okay, cool down na. Check natin kung may output, okay? Kailangan meron siyang 0.8. So, wala. Ah, meron. 0.8 meron 0.11 volts dito ah.
1.1. Sir, okay, mainit na. It's hot. So yan, titestin natin kung ano, medyo kompleto ang voltage natin. Subukan ko siyang i-testing. Bali, cleaning muna yung ginawa natin. Kasi static lang yung kalimitan, kasi static eh, pag walang display. Nakakaroon siya na static. Ayan. Testing ko muna. Testing muna natin siya. So, ayan. Testing natin dito. Gamit muna ako ng DBI. DisplayPort. DisplayPort tayo. So, power on natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng display. Power on. Okay. Eh, nagkaroon siya ng display sa display port. Try natin sa HDMI na may display siya via display port. Patayin natin. Try naman natin ang HDMI. HDMI. Okay. Ayan. HDMI tayo. Power on. Ayan. Tingnan natin kung may display. Sana meron din. Ay, wala. Antayin natin. Baka magkaroon display. So ayan, wala siyang display, pero meron siyang ilaw sa keyboard, wala lang display. So wala tayo sa HDMI, patayin muna natin. So, wala tayong schematic nito, patayin natin sa DBI, negative. Sana meron. Meron siya sa DBI. So power on natin. Pag wala, dahil kompleto yung ating voltage, so wala siya sa DBI. Umilaw yan sa keyboard natin, pero wala. So display port lang available natin. Wala tayong schematic nito. HDMI. Natin. And wala pa rin. So, wala. Try natin ang RFlow. Blow natin siya. Yeah, so balik tayo dun sa ating oil station. So, dito sa magalas na ito na. Baka bukas ko na ito ituloy. So, maraming tayong nagawa today. Kaya, I think, baka bukas na. Bukas na natin ito ituloy. Itabi ko muna ito. So, wala pa rin, hindi pa rin success yung ating cleaning. So, cleaning lang naman yung ginawa natin, pero wala na tayong oras. So, kailangan naman na magpahinga. Bukas naman ang trabaho. Okay? Okay. Until now, so, ito muna. So, ngayon, ito muna ang ating repair. Talay ko, bukas ng umaga. Okay?
Okay, okay. Kawasan yung hit. Kasi titesting natin siya pagkatapos na pagkatapos na wala yung init. Okay, so cold down ko muna siya bago natin siya testing. Kailangan siya ma-cold down. Lalagyan ko muna yung mga chips. Okay, let's wait for a while. So ayan, cool down na siya. Medyo malamig na siya. Init-init pa na kaunti. Testingin natin siya. Lagyan ko nga ng okay lang siguro. Kahit wala. So, testing muna natin. So gumagana yun, napagana natin yung display port. So kailangan natin pagganahin naman ngayon ay HDMI port saka DVI port. Ito. Kasi ito yung hindi nagana. Dalawa. Ito na pagana ko na ito eh. So yan. Testingin natin. Ito ay 4GB yata ito. Testingin natin sa kabila. Bago ko siya, linisin ulit. Kasi madami pa pala itong hangpan. Linisin natin yung flux na tinaray natin kanina. Okay? So, kung tayo dito sa testingan. Salpa ko dyan, kunin ko lang yung pati. Unik ko. So, may pan-testing ako dito, itong TBI na ito. So, ito yung buhat ng binili ko. Hindi ko pa ito natitesting eh. Natesting ko pala siya, hindi. Sa mga hindi rin nagana. Hindi ko sure kung nagana itong puti na ito. Testing natin siya. Ito muna. Para malaman natin. So, wala ko pan-testing na ibang TBI na negative. 84 plus 1. So, ito kasi ay 24 plus 1. Negative siya. Wala akong pan-testing. Meron kasi akong pan-testing na DBI. 24 plus 1 siya. Ito ay 24 plus 1 lang. Ayan. So, wala ako nung ibang ganito. So, try natin. Hindi ko pa ito napapagana. Hindi ko natitesting na gumagana. Ayan. Natesting ko siya sa ibang repair kong video card. Hindi rin nagana. Hindi ko alam kung ito o sa ano, wala akong mapag-testingan eh nung yung negative na to. Para sa risk kasi is ano yung nire-repair ko eh 24 plus 5. Try natin ngayon kasi negative to eh. Negative ang kanyang output. Okay, salpak natin siya. So, ayan, check natin. Power on ko lang sa ABR, tapos power on. So, dapat umilaw sa ating keyboard. Ito. So, ayan, wala pang display. Pag umilaw dito, dapat magdi-display din siya dyan eh. Ayan, umilaw. So, wala pa rin display ah. Mukhang
So, subukan natin sa HDMI naman kasi yung DB, yung ating DP ports gumagana, 10 DP port. So, try natin sa DP port. So, isa lang testing natin. Di pa tayo. So, DP port. Okay. May display yan before sa DP port. So, dapat may display ngayon. Restart natin kasi kailangan natin siyang i-restart. Dahil nagpumasok tayo sa ano. Okay. Power on natin. Deep by DP port. DP port yung ating connection. Ayan, may display guys sa DP port. Yung dati pa rin kahapon. So, ayan. Pasok naman tayo sa HDMI. Ayan, meron siya. Subukan ko kung gagana ito ng sabay. Okay. Ayan, nagalaw. Walang display. Okay. HDMI tayo. Restart natin. Nagagalaw ko yung video card. Hindi pa kasi yung nakapix. Hindi pa nakatornilyo. So, DP port. Okay. Play. Hindi siya gumana sa display port. Galaw yata. Galaw kanina. Try natin sa HDMI. Sinaksa ko sa HDMI. Kailangan kasi minsan nag-work siya. Kailangan ay pagka-open na ng Windows. Okay? Try natin HDMI. Okay, may display siya sa HDMI guys. So, ito yung display port natin. Itong isa na to. Bunutin ko muna. Ayan. So, ito yung ating display port. So, may display siya sa HDMI. Okay na, may display na. Sa HDMI. Ayan. By HDMI po yan, guys. Ayan, HDMI. So, dito, wala lang pang testing sa DBI. Pero, at least, working na ang kanyang HDMI port. Ayan, gumagana siya. Wala naman siyang alon-alon. So, working na siya. Ayan. Okay na. Tetesting ko yan. Mamaya, mamaya lang. Okay, may tumatawag sa akin. Pagating ko lang. So, ayan. So, working na siya. Gumagana na siya, guys. DBI, saka DP port. So, may display na siya. Kiklinin na lang natin yung ating ni Repto. So, linisin ko na lang siya. Isaayos ko na lang. Lagyan ko siya ng paste. Okay, repaste. Lagyan natin ng paste. Lagyan natin ng paste yung kanyang GPU. Para gumana na siya ng maayos. Clean ko lang siya. Pati yung kanyang ito. Clean natin to. Tanggalin ko na itong paste nito. Tigas na ito, luma na. Lagyan natin ng bago. Lagyan natin ng bago. Tapos, cleaning ko siya muna. Tayo ng lacquer blue. Isin ko lang siya ng lacquer. Thank you.
So, naging issue lang nito, madumi. So, medyo umangat siguro yung kanyang GPU chips na to. Dahil sa karumihan niya. So, sumuko na siya. Kailangan natin uling paganahin yung ano, na padikitin natin doon sa kanyang yung rebooling niya, yung pinaka ano niya, hinang. Kailangan natin padikitin doon sa board. Yan, para mag-work ulit siya. Nag-loss connection siya sa ano natin eh, sa mga board. So, yung supply natin ng memory, okay naman siya lahat eh. Kapag testing natin siya kahapon, so okay siya. May supply lahat ng memory natin. So, wala tayong missing bolts. 1.8 to 1.5 supply ng memory. Tapos, yung ating VRAM, may output tayo na 0.8. So, yun dapat inawawala. Yun yung mahalaga. Sa output kasi yung sara sa display. Yun, may mga supply tayong hindi nababasa ng tester kagaya ng this signal. Yeah, yun yung wala sa atin. Wala pa tayong oscilloscope. Yan. At least working na siya. Magana na ulit at ating repair. So, ship back na natin sa ating customer from sa Makati. So, dumating sa atin to ay Linggo. So, ngayon ay finish day ba ngayon? Saturday, ilang days sa atin. Linggo ba dumating to? Ah, Webis pala. So, Webis dumating sa atin to. So, tumagal lang sa atin ng bali ngayon ay Saturday. So, ano lang, 2 days lang sa atin. Tapos na-repair na natin. Bali, may mga kasabay siyang ano to? 5 magkakasabay. So, mabilis yung ating repair. Within 2 days. Yeah, so tuyo na siya. Titestingin ko na lang ito ng matagalan bago ship pack. After that, ship pack natin. Oh, ang mahalaga niya may display na eh. Nakita na natin yung result. The problem is solved. Okay. Ayan, lagyan na natin ng ito pa pala. Inisip ko pa pala ito. Inisip natin yung fan. Maganda sa ating customer. Sama na yan sa binayaran sa atin. Okay. Ito misyo. Nalagay, binisin ko lang sa trash natin. So, yan. Balikan natin to. Baliktara naman tayo. Position nito ganito. So, ganyan yung position. At position natin ay ganito. Okay. Natin. Pitan. Okay. So, repeat na tayo. So,
Pantaan paglalagay guys, ganito lang, isang patak lang sa gitna. Yan, okay na yan. May sobra pa. Okay na yan guys, kaunti lang ganyan. Tapos, position natin, ganyan yung position. Lagyan na natin ito dito. Okay. Ganito ang position nito. Cleaning na natin siya. Okay, bago lumapat ang paste, kailangan i-shareable sa butas. So, yan. Shareable na sa butas. Balik na natin ito. Straight na yung mga tornilyo eh. Kaya umiikot tuloy. Okay. Position na siya. Ay, nakalimutan natin to. Balik natin yun. Kailangan na ibalik ang lahat. Pitan, anuali. Okay, ikpit na. Okay, ikpit na. Okay, dito naman. Lagay natin yung cover dito. Video na ako ah. So yan guys, may taga video na tayo. Ligpitan ko lang siya. Ayan, ligpitan na natin. Tapos dito, may last tayong tornilyo. Malaki. Malaki yung ating kailangan screwdriver. So already done. Okay, okay na tayo. Ship back na natin to papunta ng Pasig. Siyempre, bago ko ship back, titesting ko muna yan ng matagalan. Pero at least, sige, Makati pala to. Oo, Makati. So, ayan na guys. Okay na yung ating ni-repair. So, may display na yan. Malaga dyan ay nagkaroon na ang display. Testing na lang ng matagalan. Okay na siya. Solved na issue. Okay. Hanggang dito na lang ating pagre-repair. So, I hope nakatulong sa inyo. Lalo na sa mga baguhan. So, ang lahat, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. Bye-bye.